Hi guys, John Takey here and it's been a while. So eto, nandito na ulit tayo. Medyo naging busy tayo nitong mga nagdaang week eh. So kaya ngayon lang ako nakagawa ng video. So ngayon, tuturo ko naman sa iyo paano mag-transfer ng file from your PC to Steam Deck using a wired connection. So yes, pwede nyo nang i-connect yung Steam Deck nyo sa PC. So ito yung Legion Go natin. Naka-Windows yan, so counted as a PC yan or a mini PC laptop. But anyway, so yan, nakikita nyo, nagta-transfer tayo ng files. Yung isang game natin, tinatransfer natin dito sa Steam Deck. So ang gamit natin dito is yung Decky Loader na MTP. So ayan, nakikita nyo. Turo ko sa inyo later kung paano siya i-install at paano siya i-configure. Madali lang naman siya. And ito yung pinaka-easiest way para makapag-transfer tayo ng files. Like yung mga malaking games, hindi na natin kailangan gumamit ng external or USB para kunin yung file from your PC, then ita-transfer natin sa Steam Deck naman. So very time consuming siya. Unlike dito sa method na to, diretso nyo na ikakabit yung Steam Deck nyo sa inyong PC, no? So skip na natin yan, proceed na tayo sa tutorial para makita nyo lang very quick. Okay, once nasa desktop mode na tayo, punta tayo ng browser natin. Yan, search nyo yung Decky Loader. Pag naka-install na yung Decky Loader nyo, no, you can skip this part na lang. Proceed na kayo dun sa susunod na part. So yung first link natin, ito sa GitHub, yung Steam Deck Homebrew. Ano siya? Tapos scroll down nyo yung download na Decky Loader. Yan. So once nag-download na siya, punta nyo yung folder niya. Then i-move nyo to sa mismong desktop. So yan, move here. Close na natin to. Yan. Tapos double click nyo lang. So continue. So ito, lalabas yung console niya, no? Maghihingi yan ng sudo password niya. Pero kung wala pa kayong sudo password, bibigyan naman kayo ng temporary access niyan. So click nyo lang yung yes. Yan. So sa akin, naka-install na, no? So ang gagawin ko, update ko na lang. Pero sa inyo, lalabas dyan, install Decky Loader. Okay, pag lumabas na yung install finish, okay na natin yan. Tapos, proceed na tayo sa game mode. Okay, once sa gaming mode, press natin yung 3 dots, yung options menu. No? Ito yung nasa lower right ng trackpad natin. So yan, pag pinindot nyo yan, makikita nyo meron na siyang plug-in dito. Yan. So, pupunta kayo dito sa store niya. Yan, makikita nyo itong store. Yan. Tapos, hanapin nyo yung Deck MTP. Yan. So, ito. Install nyo lang siya. Then, install. So, once install na siya, click nyo lang. Then, wag nyo muna siya i-enable. Kailangan muna nating mag-boot sa BIOS natin, no? So, shutdown muna natin siya. Ayan. So, ang pagbuboot ng BIOS is hold nyo yung volume up, then power. So, shutdown muna natin. Okay, so nag-boot na yung BIOS natin. No? So, pupunta tayo dito sa setup utility. Ayan. Tapos, hanapin nyo yung USB configuration. Yan, dito sa advanced. Yan. Tapos, itong USB dual role device, piliin nyo yung DRD. Yan. Tapos, save na tayo. Exit. Then, exit saving changes. Okay, so now, nag-boot na yung Steam Deck natin sa game mode, no? So, bago natin matransfer yung file, punta tayo ng option menu. Tapos, make sure naka-enable yung MTP. So, dito sa plugin niya. Yan. Tapos, yung MTP, on nyo lang siya. So, once on na yan, pwede nyo na siyang kabitan ng cable. So, make sure yung cable nyo is 3.5 version, no? Para mas mabilis yung transfer rate. So, kabit natin dito. Then, ito yung Type-C to Type-C. Yan.
Siya, maririnig nyo, nag-put na yung USB rito, no? So, pagpunta kayo ng folder niya, dito sa this PC, so makikita nyo, ayun yung Steam Deck. So, ayan. Pag kinilik nyo yan, makikita nyo na lahat ng folder sa loob. So, almost full na yung Steam Deck natin. So, pwede na kayo mag-transfer ng file dyan. Very quick lang, transfer tayo ng file para makita nyo. Open tayo ng isang file. Ito na lang sa downloads. So, siguro ito na lang yung VLC. Para lang maging sample natin. Copy. Then, sa documents. Press nyo para mag right click. Then, paste. So, ayan. Transfer na siya. So, nandito na yun sa Steam Deck mo. So anyways guys, sana yan na nakatulong sa inyo itong very quick video natin kung paano mag-transfer ng file gamit na tayo ng kable. Mas very efficient at very easy siyang gamitin, no? Unlike sa gagamit pa kayo ng external hard drive, palipat-lipat pa kayo from PC to Steam Deck. So mas matagal, tsaka minsan nakukurap pa yung file, so ulit na naman kayo, no? So ito, diretso na siya, no? So I hope you like it guys, and it's nice to be back, and see you again to the next one. God bless.